Oho, nakikita natin yan sa Pilipinas sa Revised Penal Code. Ang Revised Penal Code defines crimes and provides penalty therefore. So ang ginagawa ng Revised Penal Code, okay? Ang ginagawa ng Revised Penal Code, collection niya ng mga krimen, dinidefine niya kung ano yung krimen, and at the same time, nagbibigay siya ng penalty para dun sa mga krimen na yon. Can you follow? Ang ganyan ng ano eh, ganyan talaga yung kalakaran dyan eh. Okay? Alright. So yan yung criminal law. Kaya makikita nyo yan sa Revised Penal Code. Okay? Ang Pilipinas, napakaganda ng Revised Penal Code ng Pilipinas kasi namana rin natin yan sa mga Espanyol. Okay? This was also an inheritance we have. Inheritance talaga. Mula sa mga Kastila. Bubugoy-bugoy lang yung mga Kastila pero yan ay ano natin, mga kaibigan natin yan kasi sila talaga yan nagpatunay yan. Pero not only Revised Penal Code, okay? Meron ding tinatawag na Special Criminal Law. Ito yung Special Criminal Law or Criminal Laws. Wala sa Revised Penal Code, pero violation sila at nagiging crimen sila. Kasi itong mga ito ay galing sa legislature. Oh, yan. Mga krimen na special laws yan. Pero krimen pa rin sila. Okay? Sa Revised Penal Code, tinitingnan dyan, marami yung criminal liability na sa Revised Penal Code dyan. Kailan ka nagkakaroon ng criminal liability? So, nasa criminal law yan. Yung graduation ng mga felonies. Ano yung graduation ng felonies? Hindi graduation. Yung consummated, frustrated, attempted, nasa Revised Penal Code dyan. Okay? Yung konsepto ng conspiracy, kailan nagkakaroon ng conspiracy, other than the definition of crimes and other than the penalty provided for each crime, dinidefine din ng criminal law yung mga bagay-bagay na concepts na yan. Yung mga justifying circumstances, yung mga alternative circumstances, yung mitigating circumstances, di ba? Yung mga aggravating circumstances which I mentioned to you last time, lahat yan ay nasa criminal law din yan. Other than defining crimes and providing penalty therefore. At saka, sino yung principal? Sino yung accomplice? Sino yung accessory? Okay? Excuse me po. Nanggaling din yan sa pakikita rin natin yung mga concepts na yan sa Revised Penal Code. Hello, sino ba yung principal? Di yung ano mo sa school, di ba? Those who have direct part in the execution of the act. Sino yung mayroon direct part? O kaya, pwedeng wala siyang, hindi siya mismo pumatay, pero he directly force or induce others to commit it. Hindi kita pinatay, hindi ako mismo ang bumaril, pero ako naman na nag-utos na barilin siya, principal pa rin ako. Okay? Sino pa? Yung mga nakipag-cooperate in the commission of the offense, kung hindi ako nakipag-cooperate, hindi mangyayari ang pagpatay. Principal pa rin ako. Can you follow? Kasi tinulungan kita pero yung pagtulong ko naman ay napaka necessary doon sa pag-commit mo ng crime. Kung hindi ako tumulong, hindi makukumit ang crime, principal ako. Can you follow? Sino yung accomplice? Yung mga accomplice,
are those persons who cooperate in the execution of the offense by simultaneous acts or by previous act. So napaka-importante nito sa atin kasi mayroon tayong konsepto, mayroon tayong i-encounter na libel later at saka iba pang mga criminal crimes na may kinalaman sa media. Titingnan ka kung principal ba siya, accomplice ba siya, accessory ba siya. So yung accessory ay yung mga tao na mayroong kinalaman sa commission ng crime pero hindi sila nag-participate either as principal or accomplice, pero they took part subsequently doon sa commission sa iba't ibang pamamaraan. Halimbawa, tinago nila, dinestroy nila yung ebidensya, etc., etc. So, yun yung mga inarbor nila, tinago nila yung guilty. So, yun yung mga nandyan sa criminal law. Napaka-importante sa atin yan. Actually, sa criminal law, revised penal code, nandyan yung libel. Okay? Ang libel ay nandyan sa revised penal code. Okay? Ano yung libel? So, i-define siya dyan. Si, tapos, ano yung inciting to sedition? Ano yung inciting to rebellion? Nandyan sa revised penal code dyan. Criminal yan. So, kailangan nating malaman yan kasi connected yan doon sa ating pag-aaralan later. Okay? Itignan natin. Yung mga criminal law na yan ay napaka-importanting pag-aaralan. Otherwise, walang saysay yung pag-aaral natin kung hindi natin pag-aaralan yung mga yan. Pero, syempre, papasadaan lang natin. Hindi naman tayo nag-aaral ng batas para pag-aaralan lahat yan, di ba? Okay? All right. Let's go to the next one. So we have Constitution, we have Civil Law, we have Criminal Law. Next, we have what we call Labor Law. Ang Labor Law natin, nakalagay yan sa Labor Code of the Philippines. Anong makikita sa Labor Code of the Philippines? Okay. Anong makikita sa Labor Code of the Philippines? So makikita diyan yung tinatawag nating labor relations. Yung relasyon ng employee sa kanyang employer. Okay, kung mayroon silang love affair. Okay. Corny. Wale. Next would be labor standards. Last one na yan. Wale. Okay. Antanga mo lang. Okay. Okay. Yan yung labor code. Ano yung labor standards? Okay. Yung labor standards, ito yung makikita natin dyan. Yung anong kalagayan ng employee sa kanyang ano yung work condition na nandoon siya. Unfair labor practice, makikita natin diyan. Okay? Aha, tama ba? Okay, tama. Yung unfair labor practice or work conditions, mga pasahod sa kanila, mga occupational and safety health standards nila. So, nandyan. Yung labor relations, kailan nagsisimula at kailan nate-terminate yung kailan nate-terminate yung kanyang employment. So, ganon. Okay. Yan yung labor relations. Napaka-importante niyan kasi kung papansinin ninyo, nung nakaraan na napansin natin yung GMA 7, ano nangyari sa GMA 7? Yung kanilang empleyado na mga matagal ng casual employees nila. Cameraman po, sir. Oo, mga cameraman. Doon sa ano yun, ABS-CBN. Di ba pinagtatanggal nila kasi wala silang permanent appointment or tenure. Nanalo sila. Even yung nakarating yung GMA 7 na case hanggang Supreme Court and they won the case. Kasi nagba-violate ang GMA
nagbabiolate ang ABS-CBN dun sa tinatawag nating labor relations at saka labor labor relations na nandiyan sa ating batas. Yun yung Labor Code of the Philippines, okay? Labor law ang tawag diyan. Importante din sa atin 'yan pero hindi natin masyadong tatalakayin. Pero pinapakita ko lang yung mga iba't ibang batas sa Pilipinas. Pwede natin itong tawaging divisions, pwede natin tawaging, well, different laws of the land. Important laws of the land, okay?